Good day. I'm Edwin Valles, your host for Be Not Afraid, a podcast where we listen to stories on journeys of LGBT persons through their Catholic faith. So ito pong podcast ito is brought to you by Faith Watch TV and produced by the CBCP Media Office. Okay, so in this Marian month, no? So sa buwan ng Mayo, maraming pesta po, marami pong Marian feast na nagbibigay po tayo ng flowers kay Mary. We are blessed to have as our guest a very well-known Marian devotee in the person of Brother Nolan Angeles. Kindly greet again our podcast viewers, Brother Nolan. Magandang hapon po sa inyo again. Thank you, Sir Edwin, and of course to all our podcast viewers. Maraming salamat po. Yan. So ito, patlong bahagi na po ng interview natin to kay Brother Nolan, no? So yung first part po, sinare niya sa atin yung kanyang paglago sa devotion to Mary Help of Christians. Yung pangalawa naman pong parte ng episode, pinag-usapan natin yung LGBT at yung Marian devotion, no? So marami pong LGBT persons ang devotee ni Mary, no? So within the Catholic Church, and gaano siya kahalaga. So ngayon pong pangatlong episode, pag-uusapan naman natin yung lalaliman na natin ng teolohiya, no? So theology of beauty, no? So hindi naman po kailan, no? So dun sa pangalawang parte ng episode, sinare naman ni Brother Nolan na maraming LGBT persons are active in the church in terms of aesthetics, no? So yung pagpapaganda ng simbahan or decoration, etc., or active sa music ministry, for example, no? So ano sa tingin mo, Brother Nolan, no? So bakit ba yung mga Becky parang meron tayong attraction, natural attraction sa beauty? I remember nung in-interview kita, sinabi mo na kapag nami-meeting yung mga kamarero santero, yung conversation nyo will move from suppliers to Miss Universe, di ba, yung mga beauty contest, and then yung mga crush, and then babalik na naman sa Marian devotion, and then sa mga suppliers. So, bakit ba sa tingin mo na ang mga Becky meron tayong natural attraction or natural tendency towards beauty? Honestly, I don't know why. Probably a psychologist would be more in a position to answer that. Basta, kumbaga, sa akin, alam ko lang kasi we're the most artistic individuals here on earth. So parang ganun. Parang talagang very much inclined tayo to be artistic, to seek the beauty and the good with whatever we are doing. But I am not in a position hindi ko alam yung ano eh. Hindi ko alam yung technical reason on why probably psychologists, or I don't know kung sino ang pwede makasagot noon. Parang ganun, basta alam ko lang na we're artistic and we have a taste for beauty na nadadala natin in everything that we do. Ikaw ba personally, kahit bata ka pa, parang sa schools ba, parang pinagde-decorate ka rin, ganyan, parang you have this parang sense of aesthetics na. Hindi mawawala yun eh. Yung palaging, bata pa lang kayo, remember ako palagi yung mag-aayos ng room, magde-decorate, maglalagay ng halaman, and everything. Kapag Marian month, October, ako yung mag-aayos ng altar ni Ma'am Mary. Ako maglalagay ng flowers. Yung mga ganun. Kumbaga, it comes so natural for us to do it. Diba? Parang ganun. So, kumbaga, parang, I don't know. Parang society has dictated it on us already, or has stereotyped us to be ganun. Kaya siguro we live up to the expectation of the people, of the society. Yeah. So yeah, and one, that is one angle, but also yung natural talents ng mga Becky, no? So bakit mo ba, so for the point of view of the, parang for the podcast viewers, no? So bakit ba natin kailangan pag-usapan yung beauty, no? So sa theology po kasi may tinatawag tayo na transcendental virtues, no? So meron po yung theological virtues, yung faith, hope, and love, no? So kaya siya tinawag na theological virtues kasi
grasya siya ng Diyos, no? So it comes from God. Pero meron din po tayong tinatawag na transcendental virtues. So ito po yung truth, goodness, and beauty, no? So ano po yung importante, importansya ng tatlong virtues na to? So kaya po siya tinawag na transcendental virtues kasi yung katotohanan, kabutihan or goodness, and kagandahan, ito pong virtues na to point us to God, no? So because God is truth, God is goodness, and God is beauty, no? So so bakit ba natin kailangan pag-usapan yung beauty in the context of LGBT persons na may devotion sa simbahan or active sa simbahan? Kasi po, it seems na, so yung sharing nga ni Brother Nolan dun sa second part, no, yung significant contribution ng mga LGBT persons in the church is by way of beauty, no? So in decoration, music ministry, or whatever, no? So nandun yung aesthetics na yon. So yung contribution na yon, pwede nating pagnilaya na ito ba yung ginagamit ng Diyos para gawing hook para lalo pang i-reveal ni God yung sarili niya to them, so to LGBT persons. So kaya po maganda natin pagnilayan yung beauty na yon. So Brother Nolan, in that context, ano ba ang kinanggad na ni Maria para sa yon? So what attracted you to Mary na kaya ka nagkaroon ng devotion and then eventually sense of mission in that Marian devotion? Ako, it's not really the aesthetic, the aesthetic angle of her being beautiful, but the mere fact that we always, she is a mother, the mother of Christ, and we always associate her to us being yung parang nanay natin. So that alone na attracts me to her, parang ganun. Yung parabang, oy, meron pa akong isa pang ina more than my biological mother. So parang ganun, it's not really her beauty, her titles, her devotion. I mean, dun ko lang siya kukunin sa pagiging simple na she's a mother. And that is her powerful attraction to each one of us. Yeah, so si Pope Benedict XVI po, ano, meron siya sinulit about that, no? So pinagnilayan niya rin yung beauty. So sinasabi niya, meron daw first level of beauty. Ito yung physical appearance. And then siguro yung second layer noon will be yung affective, no? So yung emotional appearance ng isang subject, no? So in this case, yun yung parang sinasabi ni Brother Nolan na yung attraction niya kay Mary is yung emotional connection, no? So as a mother, no? So tama po ba yun? Yes, basically yun lang. Yung bang she's a mother, period. Wala lang, hindi ko na lang ma-explain, pero basically that's it. Yun lang. Yeah. Hindi, ang mahirap mo nang mapaliwanag yung attraction na yun, di ba? Tama. And then, pagkatapos po nun, yung physical and then yung emotional will be another layer, yung tinatawag na parang yung katangian ni Mary, no? So yung parang what makes Mary beautiful, skin deep, no, or beyond the skin will be yung virtues ni Mary, no? So yung kalinisan, yeah. For example, yung purity, diba? So yung pagiging matulungin, no, help of Christians, no? So I suppose yun na yung nabanggit mo dun sa first part of the episode na napakaraming ginawa sa iyo ni Mama Mary, no? So kumbaga yung na-experience mo yung kanyang tulong, na-experience mo yung kanyang kabutihan, diba? Yun parang yung purity or maybe, no? So kaya because of that, lalo pang lumalim yung hindi lang siguro emotional attraction, but even yung palalim ng palalim, no? So tama ba? So maybe you'd like to share on that some more. Again and again, I would say na what attracted me to her, but siguro ang sasabihin ko lang is yung motherly aspect of Mary that is so comforting to each and every child of her. Parang ganon. That you can run to, you have somebody to share your happy moments with. Yung parang ganon. Yung bang unexplainable, but she is indeed a mother. Diba? Parang hindi siya nalalayo dun sa mga tunay nating mga biological mother.
I don't wanna take it so technical eh, kasi ang hirap yung emotions kasi hindi yun pinapagana ng mga technical reasons eh. 'Di ba yung mga emotions, yung mga devotions, yan ay mga hindi na ipaliliwanag ng mga technical na terminolohiya. Yan ay isang bagay na nararamdaman mo kaya mo ginagawa. Tama. So yun eh, kaya kumbaga parang nahihirapan akong sagutin ka kasi parang there are no words to answer. Basta alam ko na, andun yun truth, I don't know. Hindi ko alam kung paano sasagutin eh. So, and each Marian devotee would know what I am saying. Tama. So, pero kung ano, siguro yun in a practical real life situation, di ba? Yung mga anak, dahil naranasan nila yung pagmamahal ng ina, may bahagi sa kanila na gustong i-imitate yung nanay nila. Tama? In terms of katangian, no, qualities. Yes, of course. Yeah. Of course. So, so in that regard, because you found Mary to be your mother, ano yung mga katangian ni Mary na gusto mong i-emulate, no, or you're striving to emulate? Yun na lang. from the title itself, no? From the title itself na pinili kong ipalaganap, nandun eh. Yun na yung sagot dun eh. Help of Christian. Huwag na tayong lumalim. Yun na lang word na help. Diba? As a mother, she is helping each one of us. So, that value of her bilang helpful is something that I want to emulate and I'm trying to do it already by my devotion mission of reaching out to the peripheries by helping them out in my small means, in my own capacity. Yun, yung pagdodonate ko sa kanila, yung pagpapatayo ko ng chapel sa kanila is already a help to them. Parang gano'n, na pinipilit kong kopyahin yung pagiging helpful ni Mary to each and every child of her. Yan. So, parang ang ano, nandun na sa title niya. Ganda. So, parang kang yung visitation of Mary. No? So, nung nalaman mo na buntis si Elizabeth, nagmadali kang puntahan siya para tulungan siya. No? So I think actually very concrete yung nangyari sa Marawi, 'di ba? Yung as soon as you saw the news na desecrate yung image ni Mama Mary. Sabi mo nga, 'di ba, may kurot sa puso, no? So siguro we can imagine na yun din yung desire ni Mary to be with Elizabeth, no? So to be present for her and to help, no? So ganda. So yun yung helpfulness, 'di ba? As included in the title, Mary Help of Christians, yun yung sinisik mong emulate at yun yung nag-motivate sa'yo para mag-gawing mission itong devotion na to. So yung na-share mo nga dun sa first part, meron na nangailangan ng chapel, so tumulong ka, di ba? Yung most recent mo is nakapagpatayo ka ng chapel for Mary Help of Christians. Yan. So, good. Yan. So, actually, pasensya na kung medyo technical ako. Pero yun lang yun. Yung kasi parang naglumalalim na siya from physical to emotional to traits ni Mary na gusto nating i-emulate. So, helpfulness. No? So, pero according to Pope Benedict XVI, yung pinakamalalim, kung pag-usapan natin lang, or pinakamataas na source of beauty is si Jesus Christ, no? So kasi Jesus Christ is God, no? So kaya siguro sinulat ko rin to dun sa Mariology paper ko na based on the understanding of Pope Benedict XVI, dapat daw yung virtue of beauty draws us to God, no? So nabanggit ko doon na siguro yun yung advantage ng image ni Mary Help of Christians, no? So kasi yung mga Marian images naman iba-iba, di ba? So siguro ang catechetical advantage ng isang imahe kagaya ng Mary Help of Christians is because si Mary kasama niya si Kristo, no? So hawak-hawak niya si Jesus Christ. Nabanggit mo nung bata ka, Brother Nolan, na
parang you're used to many images, no? So sabi mo nga yung nanay mo was Our Lady of Fatima, no? So pero yung Our Lady of Fatima is nakadasal siya. So wala naman siyang buhat-buhat ni Kristo, no? But then nabanggit mo na yung nanay mo perpetual health devotee rin. So yun, merong karay-karay, no? So in that various images of Mary, Parang ano yung naging journey mo doon sa parang doon sa Jesus na dala-dala ni Mary. So sa akin, sisimplihan ko lang. Hindi kasi nawawala yon sa mind ko ever since I was young. Yun naman yung ini-inculcate ng Salesian system sa amin. Yung principle na to Jesus through Mary. Ba? So yun lang. Kumbaga doon ko na lang siya tinitignan na Mary is offering the child Jesus to us through her. So sa kanya tayo dumadaan dahil mas mabilis tayong makakadaan sa kanya, something to that effect, 'di ba? Parang to Jesus through Mary. So ganun lang. So yun, ganun ko lang siya tinitignan. Ayoko na siyang masyado pambigyan ng tali. Masyado na komplikado na siya yung buhay natin eh. Tsaka hindi ko naman gusto pang tignan from a theological point of view, technical point of view, scientific point of view. Di ba? Titignan ko na lang siya from my feelings point of view. Yun lang, si Jesus through Mary. But in your interaction with other Catholics, no, so pwede yung mga kamarero or santero, or kahit yung regular Catholics, no, yung mas nasa parokya, nakaka-encounter ka ba ng gano'n na siguro yung devotion nila na iwan na lang kay Mary? And then, siguro ang advantage mo kasi meron kang catechetical formation, no? So with the Salesians, di ba? Pero nagkaroon ka ba ng parang sitwasyon na gano'n na siguro parang nagmekurot sa puso na i-properly frame yung Marian devotion in the person of Christ, no? So naka-encounter ka ba ng mga ganung sitwasyon na wala naman, okay naman. Kumbaga, sa lahat naman na napupuntahan ko, parang syempre sa Catholic Church clear naman sa mga teachings yun sa atin. Very good. So, yun din po. No? So, again, may mga ibang tao kasi nag-criticize na sa maling perception na sinasabi nila yung mga Katoliko, ay nako, ginijos na nila si Mary. No? So, maganda po yung scenario na yung tamang katekismo. No? So, to Jesus through Mary talaga. No? So, kaya tayo merong pagmamahal kay Maria bilang ina kasi alam natin na yung dahil ina siya, ililid na tayo sa kanyang anak, no? So yan. So I remember na banggit mo rin doon sa interview natin na aside from Mary, meron ka ring devotion kay Santo Niño and Nazareno, ba? Tama? Yes. Nung bata pa ako, my mother would always take me to Quiapo Church every Friday, madaling araw yon. And then nagnonovena siya ng paluhod. So kahit ako din, nung bata ako, nagdadasal din ako ng paluhod. Kahit na, tapos bigla akong tatayo, kalagitnaan, kukurutin ako ni nanay, and then luhod na naman. Diba? Kasi siyempre, sa'yo parang ano lang yun eh, parang laro lang yun eh. Sumusunod ka lang doon sa ginagawa niya, parang ganun. Yeah. So, but even until now, ako na sa sarili ko, ang may sariling devotion to the Black Nazarene. Pero hindi ko nagawa na ituloy yung ginagawa ni nanay na naglalakad ng paluhod, parang gano'n. But I always make it a point to drop by and pay my respect to the Black Nazarene, not on a Friday, but on a Saturday, on a Sunday. So sige, maraming salamat, no? So for that sharing of personal experience, no? So maganda na medyo in-end natin itong three-part interview natin with to Jesus through Mary, no? So ultimately
lahat tayo mag-i-end kay Christ, no? So again, kagaya ng image na to, dalawa po yung pillars na nakita ni Don Bosco, no? Si Mary, but also si Christ present in the Most Holy Eucharist, no? So so any final words to our podcast viewers, and siguro let's also take this opportunity to invite them to participate in the upcoming May 24th canonical coronation. So, salamat, Sir Edwin, and to all your viewers at the bus podcast. And please, kung ano man yung maging alert level 4 by May 24, please do join us at the National Shrine of Mary, Help of Christians in Better Living Paranaque. Definitely, the canonical coronation will push through on May 24. And in the coming days, lalabas at lalabas naman siya sa lalo na sa Facebook, mababalitaan natin yon, what time, sino magmimisa, what are the activities, di ba? Hindi lang siguro pa mailabas ngayon dahil nga, kumbaga, ano tayo, nangangapa tayo dun sa situation ng COVID eh. Kung tayo ba ay magpo-full face-to-face o paano ba, hindi natin masabi. So, I am sure and certain na merong mga plan A, B, C ang National Shrine of Mary Help. But one thing's for sure, it's pushing through on May 24. So please do join us. Di man kayo makarating. Alam ko naman na i-FB Live yan ng National Shrine of Mary Help of Christians. And as a final word, siguro ang iiwan ko lang salita, yung palagi kong sinasabi dun sa lahat ng mga nakakausap ko, yung termino lang na kapag ginusto ng Birhen, Birhen na rin ang gagawa ng paraan. We just have to trust her, dahil by trusting her, we are getting even more closer to Jesus Christ, di ba? So ulitin ko lang, kapag ginusto ng Birhen, Birhen na rin ang gagawa ng paraan. Magtiwala lang tayo. Salamat, Sir Edwin. Maraming salamat, Brother Nolan. And again, thank you for our podcast viewers for joining us for the yung special Marian devotion episode natin that will be released this month of May, no? So Marian month of May. And so before po mag-end, no? So re-remind ko lang po kayo, please do like and subscribe to Faith Watch TV so you can watch some more episodes of Be Not Afraid, but also other programs and podcasts within this Faith Watch TV channel, no? So this is produced by the CBCP Media Office. Again, I'm your host, Edwin Valles, encouraging you to listen to the loving words of Jesus Christ. Be not afraid.